Yon, kabarberos, isang haircut tutorial naman tayo sa barbershop ng Sam, Triple Star Barbershop sa Louisiana, Laguna. Suporta natin ito sa kaibigan nating barber vlogger din, isa rin YouTuber. Panoorin natin ang video na ito. Yon, mga kabarberos, nandito ako sa Sam Triple Star Barbershop. Meron siyang YouTube channel, Sam Triple Star Barbershop. Ilalagay ko rito sa video. Tapos ilalagay ko yung link ng YouTube channel niya sa baba. Tapos gagawa tayo ng tutorial dito at suportahan natin ang kanyang YouTube channel. Napaka-usay din itong gumawa ng haircut tutorial. Lahat ng mga subscriber natin, sa mga followers ko, huwag niyo kalimutang suportahan at panoorin din yung kanyang mga YouTube video, yung kanyang mga haircut tutorial sa kanyang YouTube channel. Lagay ko yung link sa description. So yun, kabarberos, sana panoorin ninyo ang video na ito. Gagawa lang ako ng haircut tutorial dito sa kanyang barbershop. Ang gagawin nating tutorial, kabarberos, ay paid cut pa rin. At paano ba natin na i-keep yung sideburns niya, o paano natin ipapakita na meron pang nakikitang patilya kahit kalahati lang dito sa bahaging ito sa gupit na paid cut. So yun, mag-i-start tayo, kabarberos, sa 1.5 na clipper guard. At nakataas syempre ang adjuster nito. Hagudin muna natin siya pataas. Siyempre yung paghagod ay kailangan ay sakto doon sa gupit na ating gagawin. Mag-overcam muna tayo, tanggalin natin yung mga sobrang buhok dito sa middle part niya para kapag gumawa tayo ng guidelines o nag-umpisa tayo sa step by step natin gagawin ay makikita natin o magagawa natin ng mas maayos. Meron tayong nakikita na parang maitim na bahagi sa kanyang anit. Ito yung birthmark niya o yung malaking nunal. Kung makikita niyo ay parang dark spot siya o dark area. So yun, kabarberos, dapat ay mabawasan natin ng ayos pa rin yan. At ganun pa rin ito ay magbibigay sa atin ng kunting problema sa pagbawas. Kasi kung makikita natin ay parang bigla siyang maitim. So yun, gumawa na tayo ng guidelines at line up. Gumawa tayo ng guidelines dito. Ano ba yung klase ng guidelines na gagawin natin? Paano ba natin makikip yung pinakang side burns niya o yung kanyang patilya? Kailangan yung ating pagbawas dito sa gawing patilya ay kalahati lamang para lumutang o kita pa rin yung kalahating kanyang patilya. At medyo mataas sa likod para lumabas yung mid fade niya. At tanggalin na rin natin yung pinakang ibabang bahagi niya para makagawa tayo ng maayos o yung step by step na gagawin natin dito sa gawing bahagi ng kanyang guidelines. Ang aking gagawin dito sa may bahagi ng guidelines ay nakahap yung kanyang adjuster gamit ang aking taper blade. At mababang paghagod lamang, mga half inch ang gagawin ko dito sa bahaging ito. Kahit hindi na natin masyadong islide to, basta kontrolado natin yung gagawin nating pagbabataas.
mga half inch lamang ito paikot papunta rito sa likod. Number 1 na clipper guard, naka-close yung adjuster nito dito sa second guidelines na ginawa ko kanina. Ganon pa rin ka barberos, hindi pa rin masyadong mataas yung gagawin natin paghagod. Medyo pa slide na ito para gumawa na tayo ng form ng tamang pag-blend at unti-unti na nating makita yung saktong forma na gagawin nating fade cut na andun pa rin yung pinakang kalahating patilya niya. Makikita natin yung magandang transition ng ating ginagawang gupit at yung magandang pagkaka-blend nito. Half guard naman, naka-close yung adjuster niya o nakataas ito. Dito pa rin sa pangalawang guidelines na ginawa ko kanina. Tanggalin natin yung pinakang itim niya dito sa white and black area para lumabas yung tamang pag-blend niya. So yung kabarberos, kung inyong makikita ay andun pa rin yung pinakang sideburns niya. Makikita pa rin natin, dapat hindi natin masyadong galawin itong bahagi ng patilya niya at magiging kontrolado yung gagawin natin pagbawas dito. Pa-motion o pa-slide yung gagawin natin pagbawas o yung paghagod. Dahan-dahan at nananatiling kontrolado, po focus lang tayo doon sa area kung saan ay mayroon siya mga dark area, lalo na rito sa may second guidelines na ginawa ko kanina. Mga kabarberos, huwag niyo kalimutang suportahan ang Sam Tripoli Star Barbershop. Pagpunta niyo sa YouTube, i-type niyo lang yung Sam Tripoli Star Barbershop at makikita niyo ang kanyang mga haircut tutorial. Suportahan natin siya. So yun, tatanggalin na natin yung guidelines na nakikita natin gamit ang aking fade blade, nakataas yung adjuster. Siyempre, doon tayong mismo pupukos sa may pinakang guhit niya at yun lang ang ating laging papatamaan ng kanto ng clipper o kung ano man yung pamamaraan na pwede natin gawin yung tamang pagkontrol kung paano kayo hiyang. Pero ang suggest ko, yung pinakang kanto lang ng clipper ang ating ilapat doon sa mismong guidelines niya para hindi ito mapuwersa o hindi masyadong mataas yung gagawin nating pagtanggal ng guidelines. Hindi po yan kabarberos makapal na buhok, yan po yung birthmark niya o yung kulay ng kanyang anit kung inyong mapapansin at yun ay inburn na sa kanyang anit. So yun kabarberos, magre-retouch lang tayo gamit ang 0.5 na clipper guard at titignan lang natin yung mga makakapal pang buhok o ibabalansin natin para mas maganda yung pag-blend ng kanyang fade cut. Ang Sam Tripoli Star Barbershop ay matatagpuan sa bayan ng Louisiana, Laguna. At meron din siyang YouTube channel, Sam Tripoli Star Barbershop. Suportahan natin mga kabarberos sa pag-subscribe, panonood, pag-like at pag-share at pag-comment sa kanyang mga video. At sigurado naman na meron din kayong matutunan. May matututunan din kayo sa kanyang pamamaraan ng paggugupit. At suporta na rin natin, tulong na rin natin sa ating mga kapwa barbero na nagsishare ng kanilang mga skills sa paggugupit. Kung bago ka pa lang kabarbero sa video na ito, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga susunod kong mga video. Kung inyong mapapansin ka barberos ay hindi na natin binawasan ang gawing ibabaw niya dahil papahabain daw niya ito. At yun ay pinakang gilid lang ang kanyang pinagupitan. At ang pinakang request niya
ay magkameron ng tamang forma dito sa may gawing patilya niya. At yun nga, nasunod naman sa gupit niyang mid-fade, andun pa rin yung kalahati ng kanyang patilya o yung kanyang sideburns. Maraming salamat mga kabarberos, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.